Hello guys, welcome back to our channel. Itong gawa ko. Di ba maganda? Di ba maganda ang aking gawa? Yung isa lang ang pangon. Kaya uulitin ko. Ang aking mga alaga ay nasa taas. Napanood nyo ba yung sa news yung foreigner na ang kapal lang face? Napuyat ako dahil dun. Parang may nagngangat-ngat kasi na ata si Helio. Si Posh, nung maniit siya, kapag tahimik, kakabahan ka kasi malamang may ginagawa yung kalokohan. Pero si Helio, kapag maingay siya, for sure, meron siyang ginagawa. Pero pag tahimik, tulog lang yun. Kaya pag meron ka naririnig sa taas, kailangan mong sumilip kasi meron siyang sinisira. So mamaya, sisilipin natin sila. Going back doon sa foreigner na napaka grabe ang kapal ng mukha. Nilalagay pa niya yung flag ng Philippines sa katabi ng mga titles niya. Na pick up girl, keme-keme. Parang siyang ano, feeding on someone's desperation and taking advantage of their innocence para sa sarili niyang kapakanan. Diba? Para sa views, sa money. Tapos biligyan niya ng pera. Nasabi niya, tinutulungan ko, ganyan-ganyan. Kemerit, poverty porn na merong ano, exploitation. Grabe, diba? Tapos, inano, tapos yung sa may Alabang daw, eh, nag-work ako ng maraming taon sa Alabang. Nakakainis, diba? And also, tumira rin naman kami sa munting lupa. Kaya, siguro ako sobrang galit na galit doon. Medyo malabo kasi nalagay ko sa ref. Nag-moist. Masama pa doon, foreigner siya, tapos ganun yung mga content niya sa Philippines. Parang sinasabi niya dito na 1,000 pesos lang makakakimerot ka na agad. Grabe, di ba? Ang tingin na sa mga Pilipina. Kung tusukin ko kaya yung mata mo. Joke. Hindi ko tuloy alam kung saan ako mag-start kasi naalala ko na naman. Kaya nagagalit ako doon eh. Anyway. Ito na lang. Try ko na ito. Ang hirap kasi nito isa ng French nut. So hirap. Tapos diba yung mga Pilipino? Hindi ko, ang sad kasi umabot na tayo sa ganun. Poverty porn, maraming nahuhuk doon. Pero syempre, diba, natutunan ko naman yun sa magulang ko, tsaka sa school. So, malamang, naturo din yun sa inyo. Nakapag tumulong ka, hindi mo na kailangan i-broadcast pa. Para lang sabihin mo na mabait ka, tumulong ka. Tapos pagkakakitaan mo pa, natulad ng mga ganyan vlog-vlog, hindi pagtulong ang tawag doon. Pananamantala. You are feeding on their desperation and taking advantage doon sa situation. Aray ko, nasamid ako sa kape ko. Diba? Hindi yung pagtulong. Ginagawa mo kasi meron kang nahuhuwang kapalit. Tapos bibigyan mo lang sila ng mga cramps. Diba? Bibigyan mo lang sila ng hundreds or grocery or kung ano mo. Hindi yun pagtulong dahil. Pilipino, gumising ka. Huwag tayong tanga. Tapos, ina-exploit na yung kapwa mo, Pilipina. Tuwang-tuwa ka pa. Ang mga nasa, ano niya? Yung mga nasa, tawag dito? Comment section, lalo sa Facebook, sa YouTube. My God!
Ganun na ba talaga tayong katango? Diba? Basta pag foreigner nang sabi sa'yo, maniniwala ka na. Ang sakit sa ulo. Masakit na rin ang ulo ko sa embroidery. Ilang days ko nang sinusubukan ng French knot. Guys, tulungan nyo naman ako dito. Maning pa binili pa rin. Ang gagawin ko later. Kailangan ko manood ng YouTube paano nila ginagawa yung knots. Yung French knot. Sana matapos yung mga ganyan, no? Na mga hindi take advantage sa mga Pilipino. Pero kung nanonood din naman ako ng mga foreigner. Pero yung mga nagpapakita ng magandang places sa Philippines, yun lang. Pero yung mga nagagawa ng mga poverty porn. Dati, nung hindi ko pa napapanood si Libaya, naisip ko, parang may mali na tinutulungan nila tapos ina-expose din nila yung tao. Kasi nga diba sabi nung mga magulang natin, nung bata pa tayo, kapag tumulong ka, hindi mo na kailangan ipangalandakan pa sa iba. Para bigyan mo rin ng dignidad yung tao. Bigyan mo ng pride. Yun yung natutunan ko noong maliit ako. Pero nung ganito, mga nung-uusi yung poverty plan, syempre parang naawa ka dun sa sitwasyon nung pinapalabas. Kaya hindi mo agad naiisip yung poverty plan. Pero parang nararamdaman ko na may mali. Hanggang sa napanood ko si Attorney Libanyan at sinampal niya ako ng sinabi niya sa akin, tanga, hindi yun, feeling lang. Talagang may mali. Diba nga? Tapos marami pa nang aaway kay Attorney Libanyan. Pilipino. Ano? Ano na? So anyway, change the topic kasi naiinis ako. Hanggang ngayon, galit na galit ako. Isipin mo. Tuwan-tuwa pa yung mga... excuse me sa kape ko. Tuwan-tuwa pa yung mga tao dun sa vlog ni Foreigner. Sabihin nila tinutulungan, hindi po yung tinutulungan. Ginagamit niya yung mga yun. So, gagawin ko na yung aking French knot na hindi ko naman magawa. Kaya ba marunong nito? Turuan niyo naman ako. Then, aakit ako mamaya. Mga 30 minutes na ako gagawa nito, aakit ako kasi malamang iiyak na si Ate Posh mamaya. Natutulog lang yun. Pero, mamaya-mamaya, gigising na yun. So, paano na? Tulungan nyo muna ako dito. Panoorin nyo ako. Ang init. Kain muna tayong chocolate. Masarap ang chocolate sa kape. Actually, wala rin ako nagawa sa embroidery. So, umakyat na lang ako. Ayan, naglilinis na naman sila. Ang sweet ni Helio, no? May time talaga na sweet din naman yan kay Posh. Hindi lang niya inaaway si Posh. Nililinis din niya. Pag may naamoy siya kay Ate Potpot. Diba? Ayan. Alam ko na post ko yan sa TikTok. Diba? Mabait naman yung dalawang yan.
love nilang isa't isa kahit lagi silang nag-aaway. Pero lately, nabawasan na. Medyo nagmamature na si Helio. And proud mommy ako kasi pag may maingay na mga dogs sa kapitbahay, yung sa katabi namin, hindi sila nagre-react. Minsan, tahimik lang sila. Hindi sila nakahol. Unlike nung una. Ay, hindi. Hindi rin pala. Ganun talaga sila tahimik lang. Hinahayaan lang nila. Nung una, nakikiramdam sila. Iniisip siguro nila, ano kaya yung mga ingay sa kapitbahay? Diba? Ayan, mga ganyan lang sila. Kahit na maingay sa kapitbahay. Ako. And ito. Oh, nakita niyo yung legs. Lakas ng legs niyan habang nagngangat-ngat. Don't worry guys, hindi naman nila yan kinakain. Talagang sinisira lang nila. Tapos kukunin ko na pagtapos na sila. Knock out. Tulog na siya. Tulog na. Diba? Ganun lang ang life ng mga yan. Sarap nga ng buhay niyan eh. Kain, tulog, laro, away. Tapos ulit-ulit. Kain, tulog, laro, away. So, paano ba guys? Thank you for watching. And huwag ka na magpapabudol sa mga poverty porn, please, Pilipino. Tama na. Ang sakit sa ulo.